Ngayon ay gagawa ako ng tinatawag nilang mashi or waraq enab na ibabalot siya sa dahon ng grapes. Yung mga kailangan ay rice, onion, garlic, tomato, oil, salt, black pepper, chili powder, lemon, tomato paste, coriander leaves, yung shabat nila tawagin, at saka lalagyan ko siya ng pomegranate, pomegranate syrup. So, igigisa ko na yung rice. Lalagyan ko siya ng oil. Yung una kong ilalagay, yung first, onion. Then yung garlic. Next, yung tomato. Next, yung rice yung ilalagay ko. Yung ginamit kong rice, yung Egyptian rice. Next yung coriander leaves. And then ito yung shabat. Lalagyan ko siya ng salt or asin. Then yung black pepper. Yung
chili powder. Tomato paste. And then lemon. Last kong ilalagay ay yung pomegranate. Ready na siya. Yung next na ano ay ibabalot na siya doon sa dahon ng grapes. So, yung next kong gagawin, magpapakulo ako ng pangsabaw ko doon sa lutuin kong warak enab or mashi. Ito yung water, tapos yung coriander leaves, nalagay ko lang siya dito. Tapos, yung lemon juice. Salt. And then yung black pepper. And then yung chili powder. Yung tomato paste. Tsaka yung ito yung pomegranate. Kung ano yung nilagay ko kanina sa rice, ganun din ang ilalagay ko sa papakalupong pangsabaw. Pangluto. Para pangluto ko.
So yung dahon ng ano ng grapes, pakukuluan ko siya muna. Bago ko ibalot. Pakukuluan ko muna siya. So, napakuluan ko na siya. Tatanggalin ko na siya sa tubig. Ilalagay ko siya dito para tumulo yung makatulo yung tubig niya. So, ito na yung pinakuluan kong dahon ng grapes. Yung pangbalot doon sa ito, sa yung binisa kong rice. Tapos, bago siya iluto, dapat yung kasirula, lagyan siya ng slice na patatas para hindi siya masunog sa baba. Yan na. Ibabalot ko na siya. So, yung pagbalot niya, ganyan. Lalagay mo siya doon sa grapes, sa dahon ng grapes. Ayan, dapat ganyan yung pagka-rinse niya sa kaserola. Ito, ilalagay ko na siya dito sa kaserola. Yan, ganyan lang pagka ano, pagkalagay, patung-patungin. So, ayan na, tapos ko nang binalot. Lalagyan ko na siya ng tubig. Ito yung para sa ano niya, para sa baw niya. Kailangan yung talagyan siya ng plato kasi yung plato medyo mabigat para pag kumulo hindi magbubukas yung nakatupi na ano. Ayan, ganyan. Ayan, ano lang siya, dapat yung apoy lang mahina hanggang sa maluto siya. So, ito na siya. Naluto na yung ano, yung mashi or warak enab ko. Ayan na. Ready na siya. Naluto na siya. So, ilalagay ko na siya sa plate.